Yes, good afternoon, MJ and YASSI, of course. YASSI, di ba sabi nga yung buhay ay parang gulong na nag-roll, na parang rolling in it Philippines, di ba? And then sa rolling in it Philippines, merong win, merong lose. Sa buhay mo, ano yung maituturin mong biggest win mo and biggest lose? Biggest lose ko siguro was maybe the time that I quit showbiz when I was mga 17, when I said ayoko na. And siguro that moment kung nagtuloy-tuloy, wala po lahat to. And that connects to my biggest win, which is being able to give a long life to my father, because this industry was also the one that helped me through it all. And I was given 6 months and tumagal na almost 10 years. So that for me is my biggest win. Wow. Ano yun naman yung pinaka-jackpot mo sa buhay? The moment, siguro po up to this day was still ang Provinciano. The moment that really changed my life. And paulit-ulit ko pong sasabihin niya na thankful po ako sa Dreamscape family ko, Provinciano family ko, kila Sir Deo, sa mga nagtiwala po sa akin, and my Viva family, of course. That really changed my life and the life that I can give to my family. Anong excitement yung nararamdaman mo as a host dito sa Rolling in the Philippines? Parang minsan ba na-re-relate mo yung sarili mo pati doon sa mga players na na-excite ka din for them? Opo, sobra. Lagi po. And alam po nila to sa bahay, every Saturday in my house, meron kami parang pizza night, wow. And then gumagawa kami ng food at lahat kami nanonood. And then they also start joining, naglalaro din po sila. And what's nice then is yung mga nakikita namin on Twitter or on Facebook, kapag rolling in it na, binabidyohan din nila yung pamilya nila na naglalaro din sila. Actually, kanina, sobrang engaged namin na nagtatanong ka, ang galing din ng writers, no, na mamili ng mga tanong. Mm-hmm. Very interesting din. Mm-hmm. Meron kaming singing, meron kaming movies, diba? Meron kaming mga random trivia. So everything is like, parang alam ko hindi masyado mahirap. Diba? Merong iba. May nahirap na questions ako nakita. Machichambahan mo na lang din, diba? But there's a chance. There's a big chance. So you get super excited. Wow. Yung pala sila sa viral niyang mansion. Nagkano, nanunod, saka gumagawa ng... Oo nga. Oo, hindi naman. Ganda. Goals yung ano niya, di ba? May pavilion. Nakita ba yun? Yung sa YouTube na episode nila, ng house tour. Thank you. Para si Yas, baka pangatlong mansion mo na yun, Yas, hindi mo lang na si-share. Uy, hindi ah. Dumadami na, baka habulin daw. Dumadami! May bagong wing eh. Pinalawak niya pa yung bahay niya. And lastly, ano, Yassi, ano na lang yung advice na may bibigay mo doon sa mga players na possibly makasama mo in the next episodes? Ano lang, focus. It's all about focus pagdating doon sa last na round. And kapag hindi alam, ipass na talaga kasi sayang yung oras eh. Kasi pwede pa po nalang balikan yung mga loose na mga slots. So, they can still bring home the money. And usually po, kapag kaganoon, after the 7 questions, ang naiipon po talaga nila is 1,900,000. Over 1 million, meron nga po kaming mga 1,516. Which is, di ba, parang madalang na po yun sa mga game shows ngayon. So, kailangan kapag nakuha na nila yun, focus na po sila. Congrats, Yassi, and stay rolling. Stay rolling! Yeah! Gusto ko yun. Dapat pala, Kuya Glenn, tinanong mo sa kanya yun bago ka maglaro. Para, naka-ano, di ba? Na-focus mo correct. Din kaya actually, siya. Actually, yung ini-end ko kanina yung still eh. Oo, maraming. Naku, daming nag-aaway dito kapag nakuha na nila yung still. Siyempre, inipon ng kamilang grupo eh, di ba? Ayan. Thank you, Yassi. Thank you po. Ang susunod na magtatanong, ang kumikitang pangkabuhayan sa YouTube, si Alan Sancon. Oo, oh, di ba? Thank you, MJ. Thank you, Yassi. It was fun, no? Nakakatawang experience ng press yung ano, Rolling in the Philippines. And sabi mo nga, am I a good host? You are. Kaya nga nagkaroon ng season 2, kaya congratulations. Thank you. So yung question ko sa'yo, syempre may mga memorable, ano, may mga memorable experience ka or thoughts dun sa season 1.
would you like to share to us yung isa sa mga memorable experience mo? Nako, meron isang sobrang-sobrang sayang na moment. As in, so si Child Kines was here with, her name was Laika, tama? And nakakuha po sila ng 1.1 million. Wow! So naibangko na po na yung 1.1 million. Dumating na po sila dun sa final round namin, nagbankroll na po sila. Tapos pagdating po nila dito sa baba, si Chad ang nag-decide na siya yung magro-roll. So syempre ang money kay Laika, diba? Pagka-roll ni Chad ng ganun, gumano ng konting-konti sa lose. So si Laika sobrang sakit, ang sama-sama ng loob niya. Tapos si Chad, talagang up to the next day, hindi ako makatulog sa mga pakiramdam ko. Sabi ko talaga, dapat di ko na lang na-roll yung coin, dapat binigay ko na sa kanya yung coin, sayang yung money niya. Yan, listen, sobrang sasing-sisi siya. So bumalik siya, ito pong first episode po namin. Nandito po siya ulit. Sabi niya, babawi ako. Tignan po natin kung makakabawi siya this time. Oh, kasi sayang gosh. Eh. Ay, naintindihan ko, hindi siya nakatulog. Baka ako isang linggo din. Diba? Imagine, 1 million yun, napakawalan mo. For somebody else. Yes. Diba? And that which makes you more guilty. Yeah. Oh my gosh! Oh, Kuya Alan, may tanong ka pa. Kala kayo, joke. Yung second question ko, Yassi, syempre may mga bagay, kasi sa'yo mga nanonood ka sa pavilion mo nung Rolling in the Philippines. Isa ka ba sa ano, sa critic of yourself or your of your own self na, ah, kailangan ko improve to. At ano yung mga dapat mo pang i-improve bilang host dito sa season 2? Yes. Meron po akong habit na maging medyo perfectionist sometimes. And then sometimes naman super happy-go-lucky free spirit, diba? Pero when I'm watching, I do see sometimes like last season that I could speak so fast. Sobrang bilis ko po magsalita. So yun din yung sinabi sa akin ni Direk. And luckily, Direk is always there to guide me and to give me advice. And yun, kapag ka meron akong hindi nagawang, like pag may better way to do it, he'll tell me. And it's nice kasi I can accept it because I know it's constructive all of the time, diba? And that's how you learn it, when you just accept you're not always the best, diba? You have to learn every time. Last na lang on me, sabi mo you miss doing movies because of the More Than Blue you did. Yung teleserye ba, makikita ka rin namin soon na sa teleserye or series soon. Nauso yung mga series, di ba? So nakikita rin ba namin si Yassi na gagawa ng isang series or teleserye soon? Hopefully rin po. Sa totoo lang, medyo mahirap lang yung lock-in situation right now for me. Kasi po, pag kinailangan po ako dun sa dog park namin. By the way po, sana po makabisita kayo sa BGC. Nasa tapat po kami ng Singapore Embassy, the first open off-leash dog park. Thank you Taguig City for trusting us in Presidential Pause. If there's anything that they need, or from Mind You, our mental health company, or Wavy, or Oral Hygiene, or Presidential Pause, sinag ko na po lahat. Kailangan po nandun ako. So as of now, I can't leave for very long. And yung last experience ko nga po was mga 5 years. So sabi ko for now, baka movies muna. Or short series. Baka pwede rin po. Okay. Thank you, Yassi. Looking forward for more projects. Saka dito sa Rolling in the Philippines Season 2. Thank you po. Congrats. Sana may susunod na perfect project na mag-land. Kasi uso na ngayon yung mga mini-series din, mm-hmm. Diba? Na ginagawa ng Viva. Mm-hmm. I love that. Pero eto na, si Madam Evelyn Diaw of Maharlika TV ay magtatanong na sa'yo, Yassi. Pero, yan. Kalma ka, inuminom ka muna. Okay po. Si Madam Evelyn, ayan na. Bagay po sa outfit niyo. True! Hi, good afternoon, Yassi. Good morning, Papa. Okay. Kanina kasi, nabanggit mo, you mentioned a while ago, kanina in passing, na parang sabi mo, parang mahirap ang nag-iisang host, no? Type mo ba na magkaroon ka ng partner or somebody to be with you, na maging co-host mo, and if ever, sino yun? Si MJ. Wow! Ay, tatawa pa yan! Maraming salamat! Thank you. Well, that's a very hard question po, no? Pero, I think I could say na dami ko pong mga nami-meet na big characters. Of course, MJ is one of them, wow. Sila Alex, di ba? Yung mga
magagaling po talaga magsalita. I don't want to use the word madadaldal, pero yun po yung sinabi po ni Alex, na in-explain niya po sa sarili niya. Siya po yung tumawag sa sarili niya noon. Nung pumunta siya sa bahay, and she was like, bakit di mo try mag-YouTube, ganyan-ganyan. Sabi ko, grabe kayo eh, hindi ko kaya yung ganung energy. And also, you know, Sarah Zainab also that I met recently, diba, they talk a lot, and all of these people, I feel like they're gonna be great co-hosts as well. So, working with any of them, syempre, will still be an honor to me. Meron ka bang peg na host? Siguro po, it's a mix. Like, of course, si Ate Tony has always been very proper and prim. Si Ate Marielle is a little bit more kalog. Miss Bianca is very, very proper as well. And then there's a bit of Alex that I love also that's very kalog lang. Like, she really does not care, diba? I mean, I could compliment MJ also for the quick wit, diba? There's everything in anybody. Pero yun, I want to try to be my own self, diba? And create my own style. I don't know what it is yet, and I guess I'm still figuring it out. Do you have any a foreign host that you would like to imitate or emulate? Sino kaya? Wala eh, halo-halo din po eh. And I don't really try to study just one kasi yeah. Baka makuha ko po ng buong. Yes, ma-stereo ka. Yes. Siguro, maganda siguro if you can get a bit of each of them. Yes. Yan. So, and then incorporate their traits, then it becomes your own. Papa. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for your question, Madam Evelyn. And meron pa tayong susunod. Si Michael Louis Almacen ng Bix Buzz ay magtatanong. Ayan na siya. Front Hello, and center. Ano na? Congratulations. Maraming natutuwa at nahalo sa programa mo, kaya ito may season 2 na. Thank you. Sa daming magagandang comments sa show mo at sa hosting mo, ano yung comment or komento na nagmarka o nagpa-rolling in it sa, na kilig sa'yo? They would say it's fun to watch me because para daw akong sunshine, parang ganun. That was one of the comments na sobra akong na-touch na that's what I want to be eh. I want to be someone that somebody looks at and smiles, diba? Who wouldn't? That's a beautiful compliment. Yes, totoo naman yun. Pero ang tanong ng marami, kailan ka ba maglalaro ng rolling in it? Yung wala kang kalaban. At sino yung gusto mo makapareha? Actually, sinuggest ko nga po yun. Dapat one time makapaglaro ako eh. And maybe, sino kaya yung mga masarap na makalaro? May co-star sa Provinciano. That would be super fun, feeling ko. Yun. Oo, if pwede. Yeah, pwede. Will you be a risk taker pag sa mga ganitong show? Oo. Pero, risk na meron pa rin diskarte. Kasi kapag wala kang diskarte, baka manghinayang ka na eh kasi baka mawala ang lahat sa'yo. Di ba mahirap yun? Yes! Pinaghirapan mo, di ba? Tapos biglang isang iglap, wala ka sa'yo. Hugot na hugot ka. Di ba? Dapat ano? Na-experience mo na ba yun? Ganun-ganun lang. Na pinaghirapan mo tapos nawala sa'yo? Oo! Ano yun? Yung tinanim ko po na sampagita. Okay lang yun. Dapat iba. Yun po. Namatay lang po siya. Kinuha na po siya ni Lord. Yun. Pwede ka naman ulit magtanim. Oo, but yun nga po, tama po yun. Try lang nung try. Yes. Baka this one, magtagal na. Wow! Ay, gusto pa yun. Napapatanong ko yung mga nag-iisip ko na yung rest ko. Ano na ba to? Ganito na sa'yo. Yung sampagitan pa rin ba yung pinag-uusapan? Oo, pag-ibig na ba? Pag-ibig na ba? Pag-ibig na kaya. Masaya nga doon siya. At least hindi bankrupt yung love life niya. Oo. Yung timeline reveal na nga lang ang aalamin natin kailan eh. Pero syempre aantayin natin yung patient. Next week season 3 na. Season 3. Charot. Pero Yasi, kasi patapos na din yung Provinciano. If ever na magkaroon ulit ng teleserye si Coco at offer ka na ikaw ulit maging leading lady, willing ka ba na gawin ulit, na maging leading lady ulit? Oo naman. Nakita nga po kami nung last
month eh, for our party list. So everything's okay with the whole family. It made me super happy to see everybody po ulit. And masaya ako na ganun pa rin yung, ganun pa rin kami, walang pinagbago. So it was nice. Yes. And marami din nakakamiss ang tambalan. Thank you po. Love you po, Kaya. Love you, everybody. Congratulations.